kumusta po kayong lahat? Lahat na aking mga kaibigan na tagapanood ng aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa pagkakataong ito ay susubukan kong sagutin ang mga katanungan ng aking mga subscribers na laging nagsusunod ng ating mga uploaded videos. Ang una ko pong sasagutin ay ang tanong ni kaibigang Froilan Moreno. Kasi mayroon po akong apat na puno ng mangga sa loob ng bakuran ko. Ang malaking problema ko po ay ang mga hantik at malalaking langgam na pula, mga itim na maliliit na langgam. Ano po ang magandang pang-spray ko sa mga ito? Salamat po. Kaibigang Froilan, yung ibang mga insekto na nasa ating mangga, hindi na natin problemahin yan. Kasi yung pinaka-problema natin sa mangga, yun lang manguhupir at ibang mga uod. No? Talagang yung mga ibang insekto, gaya ng mga hantik, gusto nilang doon tumira sa mga sanga o sa ating mga punong kahoy o sa ating mangga. Hindi natin problemahin yan. Diyan lang sila. So, pag nag-spray tayo ng mga insecticide na para sa ating mangga, pangpatay ng manguhupir, ay siguro mamamatay sila. Pero, iba na naman ngayon ang mga pesticide kasi yung pesticide ay for prescription. No? Para itong isang gamot ng ating pharmaceuticals na mayroon talagang intended for that kind of disease, no? So yung mga pesticides ngayon, halimbawa manguhupir, ay talagang intended for manguhupir at iba pang mga uod. So napaloob diyan pag makapatay ito ng ibang insekto, ay talagang kinokontrol po ito ng ating FPA, Pesticides and Fertilizer Authority. So, makalabag sila kung makapatay sila ng iba pang hindi napaloob sa kanilang binibigay na guidelines paano binubuo ang isang pesticidio. So, para sa atin ngayon, yung ginagamit ng mabisa sa pangpatay ng manguhupir, yung pinakamabisa ay medyo may kamahalan, pero mabisa talaga yun pong alika. No? Alika, mabisa na po yun, isang hindi na tayo kailangan maghalo pa ng ibang pesticidio. Maghalo lang tayo ng fungicide para isang gawaan lang. No? Isang gawaan lang na isama na natin ang pag-control sa mga fungus. Kasi yung fungus po ay delikado po yun sa ating mga bulaklak ng mangga, lalo na't pag umuulan o makulimlim ang panahon kasi aktibo po ang mga fungus. So, pag nag-spray kayo, isama na ang fungus at saka foliar. Ulitin ko, ang foliar natin, susunod po tayo sa prescription ng napaloob po sa instruction manual sa isang foliar fertilizer. Huwag tayong higit sa templada. Mabuti pa ibaba natin ng konti. Huwag lang tayong higit. Kasi po mayroon pong ibang reaksyon 'yan pag higit tayo sa recommended mixture. Ang susunod nating sagutin ay si Kin Howell Cabas. Sir, good morning po. Paano po pagka ang kabanguhan ng bulaklak ng mangga po ay inulan? Salamat po. So, ang nais niyang ipaunawa sa atin, yun pong full blooming. Yung nagpo-full bloom na po ang ating mangga, mabango na po yun. So, sa panahong yun, no spraying period. Paano po pag umulan? So sa ating pag-aaral,
o sa ating pag-aaral, talagang may panahon. Talagang may panahon na umuulan. Huwag lang yung ulan na parang bagyo. So pag ulan lang, hindi naman talagang parang bagyo, tolerable yan. So mag-spray lang tayo ng fungicide. So sa ika 20, so sa ika 20 araw mula nang nag-induce tayo, nagbibigay tayo ng spray. Yun pong tinatawag namin nagpabaon tayo, no? Para pag mayroong ulan o ibang panahon, naroon na po ang mga fungicide natin at saka pesticide. Kasi sa loob ng 10 araw, kung maaari, hindi natin galawin ang bulaklak ng ating mangga, hindi tayo mag-spray. Kasi yun pong panahon ng fertilization ng ating mangga o pollination, no? Nagpo-pollinate na po at nagbubuo na po ng mga butil. So yan po ang sagot natin. Hindi natin yung problema yun pag umulan, talagang umulan talaga, no? At saka pag umulan, matutuwa din tayo kasi nagtutulong po ito para magiging malusog ang ating mangga. Ang mabuti lang, sa pag-spray natin ay gumagamit tayo ng sticker spreader, no? Ang mabisa po na ginagamit natin yung wheat stick o apsa iti ng amoy po. So kailangan para sigurado gumamit tayo ng sticker. Ito pang isa sa ating kaibigan Inil Paslangan. Good PM boss, idol. Pwede po ba mag-request ulit yung mag-spray na medyo may ulan? mahirap yung mag-spray tayo ng may ulan kasi pag-spray tayo ng may ulan, hindi po epektibo ang pag-spray natin. Siguro yung ipaunawa mo na spray tayo sa tuwing may panahon ng tag-ulan. So talagang nag-adventure tayo panahon ng tag-ulan. So gumamit lang tayo ng sticker spreader. So yung pesticide natin at fungicide ay kumakapit talaga sa mga dahon ng at bulaklak ng ating mangga. So gumamit tayo yung pinakamabisa natin ginagamit noon, yun pong wheat stick at saka apsa iti po ng amoy. Hindi tayo nagpro-promote, talagang yan lang ginagamit natin. So para po kay Jerk Datok, pwede po ba magtanong kailan po ako mag-abono kung direct sowing lang ginawa ko sa pakwan? Yun pong direct sowing natin, mabisa. Pero kailangan magbigay kayo ng alawan sa buto, no? Kung mari, magbigay kayo ng 3 hanggang 5 buto kasi pag mayroong mintis, sigurado talaga na mayroon, no? Pag mayroong hindi sumibol, sa 5, sigurado yan, mayroon yung 2 at 3. So pag malaki-laki na, kukunin mo na yung iba, mag-iwan lang kayo ng 2. So, para sigurado, pag mayroong isa, mabuti naman pag mayroong isa. So kailan po mag-abono? Bago po tayo na direct sowing, maghukay tayo at saka lagyan natin sa ilalim ng complete fertilizer. Yun pong tinatawag nating basal, no? At saka pag gumagapang na siya ng kunti, magdagdag kayo. So mga 2 linggo, dagdag kayo ng kunti na complete fertilizer. So paglipas ng 2 linggo, dagdag naman kayo ng kunting urea. Kunti lang. Siguro mga 1 kutsarita. Kunti lang. So pag mayroon ng bunga na gaya ng itlog ng manok, maglagay naman kayo ng 0060 uputas. Kakaunti lang, siguro mga kalahating kutsarita. So wag lang ipalapit, siguro mga 6 inches away sa kanyang puno.
hindi naman tayo nag-overdose ng fertilization. Kasi yung overdose ay mayroon yung negatibong epekto. Baka nasusubrahan ng dahon at saka yung bunga ng ating pakwan ay mabibiak, no? Kasi sobra yung abono nating in-apply. So kakaunti lang, pag nagdidilig kayo, pag mayroon kayong pulyar, isang beses lang na maglalagay kayo ng pulyar. Ang ano po natin sa pulyar, susunod lang tayo sa direksyon, no, sa paggamit ng pulyar at saka ihalo natin sa tubig at saka idilig natin sa puno. Yung isa pa kay Camille Katiil, nag-spray ako ng inducer 3 PM tapos inulan pagkagabi, baka makabsorb kaya yung na-spray ko sa mangga. So pag inulan pagkagabi, obserbahan mo lang, no? Obserbahan mo lang pag nag-epekto. Sa loob ng isang linggo, titingnan mo ang dulo ng dahon ng iyong mangga. Pag sumibol, nag-absorb yun. Pero pag hindi sumibol, ulitin mo. Mag-uulit ka ng pag-spray. Kasi yung flower inducer, madali yung ma-absorb ng ating puno. So, siguro, pag nakalipas na ilang oras, talagang ma-absorb yun. Pag hindi, ulitin mo naman, magdagdag kayo ng flower inducer. Kay Joy Baluran, sir, ilang days dapat maglagay ng pulyar sa mangga? Yung paglagay ng pulyar sa mangga natin ay bawat spray, isama na natin ang pulyar. No? Bawat spray natin, maglagay tayo ng pulyar para po yung butil ng mangga ay matutuloy po, hindi magiging sigay. Yun pong babalutin natin, yun pong good fruit talaga. Tutuloy yun. Yung sigay ay mahuhulog yun. So, lalagyan mo ng pulyar bawat spring. Maglagay kayo. Ito naman. Face within. Weekly po ba ina-apply ang complete at putas fertilizer sa pakwan? Hindi naman weekly. So yun lang pong instruction natin. Naglagay tayo basal. Pag lipas ng gumagapang na ang pakwan natin, side dressing. Pag namulaklak na, nagumpisa ng mamulaklak, dagdag tayo ng urea. Pag mayroon ng bunga gaya kalaki ng itlog, dagdag tayo ng putas. Yun lang. So pag mayroon kayong pulyar, isama ninyo sa pagdilig. So yun lang, huwag namang bilisan natin, dahan-dahan nating ipa-develop ang kanyang bunga. Kasi pag sumubra, mabibiak yung bunga. So yan lang. So apat na lagayan ng fertilizer. Ulitin ko, basal, complete fertilizer, paggapang ng konti, complete fertilizer pa rin, pag malapit ng namulaklak, urea, pag mayroon ng bunga, gaya kalaki ng itlog, ay putas. Yun lang, at saka titingnan nyo ang dahon, baka mayroong aphids, mag-spray din kayo para sigurado. So, siguro mga 2 isprihan lang o 3, titingnan nyo ang likod ng dahon ng inyong pakwan kasi doon nagtatago ang aphids. So, siguraduhin na pag dumami na ang dahon ng iyong pakwan ay walang mga insekto. Okay, Melchor Bautista. Sir, hindi ba tinatanggal yung unang bunga sa pakwan?
Iba talaga itong hinahanap niya. Tayo, naghahanap tayo ng bunga. So, sa akin po, para sa akin, hindi natin tatanggalin kasi bunga na yun. Oo. Yung iba, siguro tinatanggal nila kasi naghahanap sila ng malaki. So, sa atin, yung pinakaunang bunga, yun pong pinakauna nating pitasin. Kasi yun yung unang nagmamatured at saka nahinog. So, yung iba naman, mayroong bunga na maliliit ng kunti, mayroon namang malaki. So, depende na yan sa ating pag-alaga. Ang importante, mayroong bunga. Kasi yung maliit at malaki ay parihas na kasing tamis. Yung lang iba po ay naghanap silang uniform na bunga. Yung iba naman, ibang style nila, gusto nilang malaki. So, nag-iwan na sila ng dalawa, isa o dalawa bawat puno. So, yung ating namang style, gusto natin maraming bunga. Kasi pag maraming bunga, yung iba, yeah, binibigay natin sa ating mga kaibigan. Yung mga maliliit naman, ay ginawa natin pagkain ng ating mga hayupan. So, depende yan sa iyo. Pag ano, kukunin mo yung pinakauna, depende yan sa iyo. Pero sa atin, naghahanap tayo ng maraming bunga, alagaan lang natin para yung mga bunga ay malusog at malaki. Kay Marimi Magbanwa, nasa bato po ba? Po ba lumabas ang tubig, sir, sa pagukay ng balon? Ayun pong ano, naghahanap ng tubig. Hindi naman sa lahat na pagkakataon ay doon sa bato lumabas. So, yung iba naman, diyan sa bato, mayroon ding ano, source of water. So, sa paggamit natin ng detector, maski anong lupa, mayroong source of water. So, diyan lang. No? Depende na yan sa lugar. So, para kay pili sa Bitos, sir, mature na po ang dahon ng mangga namin, pero umulan, pwede po bang mag-spray ng flowering juice, sir? So, itatiming lang natin na pag mayroong medyo magandang panahon, mag-spray tayo. No, itatiming lang natin, hindi naman sa lahat ng oras ay umuulan. So, kakaunti lang, mga ilang oras, nag-iipikto na po ang flowering juice natin. So, walang problema yon. I-timing lang natin pag magandang panahon, mag-spray tayo ng Power and Joseph. So, hanggang dyan lang po yung mga kasagutan natin sa ating mga kaibigan. At sana panoorin nyo ang aking channel, ang Jose Autida Agri TV. Maraming salamat po.